Kasi nililibang mo na lang ang sarili mong mamili ng mga bagay-bagay na nakikita mo. Nangyayari ba yun sa, dito sa Macau? Yes. Nangyayari ba yung pinipilahan yung mga same? Yes. Kung isang gabi, pagdating namin, may nakapila dyan sa, Macau. Sa Swatch? Sino pumila? Mami kayo. Pagdating ko doon, nararating lang po namin, nagulat ako sa pila, may pila dito, may pila doon, may pila sa kabila. Tinanong ko yung mga nakapilang Pilipino. Sabi ko, may ano po dito? Siyempre, hindi namin alam, hindi kami taga Macau. Sabi ko, may sale po ba? Diba, ang thinking natin, pag pinipilahan, may sale. Tama ba? Yes. Tapos sabi ko, Brad, may sale? Pinamaywangan ako ng lalaking Pilipino. Pilipino, hindi siya kausap ko yung babae sa lalaking niya. Sabi ko, may sale po? Walang sale! Bakit nakapila ang tao? Ang sagot niya, ano tawag doon yung mga swatch ay? Limited edition. Oh, limited edition daw. Limited edition dito, limited edition, ha? Ah, okay. 2,000 pesos, 2,000 MOP ang presyo, 2,000. Ah, okay. Grabe siya makaporma sa akin, grabe talaga. Hindi ko lang masabi, ilang bibilin mo? Sumodoblihin ko. Pero hindi po yun ang point ko. Ang point ko, pinipilaan mo yung ganung presyo, ang tanong, bayad ka na ba sa utang mo? Bago ka pumila. Limited edition, takot-takot na limited edition ang binili mo, pero bombong ka sa utang, paano yan? May mali. May mali sa pagtakbo ng paghawak mo sa pera. Kaya maraming Pilipino hindi naging financially independent. Sabi po rito, maraming Pilipino ng emergency fund, ano pa nakalagay dyan? No healthcare, no extra income, kulang kasi sa kaalaman. Yan po talaga yung problema. Ngayon sabi po rito, may mga challenge tayo o challenging future na nangyayari sa atin. Number one challenge natin dito, yung automation. Uso na ba dito yon? Hello? Pumunta ka sa McDonald's. Order ka na lang, di ba? Ano pa doon? Kiosk. Tama ba? Pumunta ka sa mga airport, lalo na sa Europe. Pagpunta po namin sa Europe, wala yung counter. Ikaw maglalagay ng bag tag, ikaw rin maglalagay ng bag mo, tapos kukunin mo na lang yung card na gano'n, na boarding card mo, boarding pass mo, and then pupunta ka na sa gate mo. Ang malupit na nakita ko, sa Amerika, may mga sasakyan, walang driver. Pag di nila sa Pilipinas, takbuhan mga taga-probinsya. Sasabihin mo yung mundo. Nung nakita ko yung Tesla, nung first time ko nakita yung Tesla, dahil yun ay tinetesting sa California, sabi sa akin ng friend ko, Miss Shirley, yan yung ano, walang driver, yan ang sunod na Uber dito. Yan na rin susunod na Uber sa Amerika. Sabi ko, paano gagawin? O, di mag-order ka lang ng Uber, susundin ka sa bahay mo, iahatid ka kung saan ka pupunta. Hindi ba bangga? Siyempre, yung isip ko, hindi ba bangga? Ay, ayaw niyang mabangga. May distance lagi itong sasakyan na to. Sabi ko talaga, paano na yung mga driver? Wala na? Natanggal na sa trabaho? Lalo na nung pandemic, napakaraming na wala ng trabaho kasi online na. Dati pupunta tayo sa mall, ngayon order ka na lang sa Lazada, Shopee. Tama? Dito meron din ganyan. Ano po tawag? Tawtaw. Tawbaw. Tawbaw. Nung naturo po ako sa ano, bago kami pumunta ng Taiwan, nag-conduct po ako sa Dagupan. Sabi ko, tanggalin nyo na yung mga Shopee sa mga cellphone. Bigla tumulog yung Shopee! Muna talaga ako, sabi ko na nga ba, kaya naubos pera nyo eh, di ba? Ayan po yan. Because of the uncertain labor market, long time ago, when I joined IMG, pinag-uusapan na namin to. Maraming mawawala lang ng trabaho. At sa Amerika, meron din nag-o-opera, machine na ang nag-o-opera. At tapusan na ng mga doktor para mag-opera. Kasi yun, alam ng machine kung nasa yung bato sa abdo, lahat tatanggalin niya. Kaya delikado, mawawalan ka ng trabaho. Buti na lang mga Chinese, tamad. Gusto may taga-saing, gusto may taga-luto, kaya may trabaho pa ang maraming Pilipino. Low savings and high debts, problema ba to? Wala ka ng utang, baong ka pa sa? Wala ka ng savings, baong ka pa sa utang. Ang ibig sabihin po ng pag-utang is, using your future income, hindi mo pa kinikita
yung utang mo na. Bakit ba maraming Pilipinong praktisado magkakalagnat pag walang utang? Ako makakabayad na ako, kailangan makatagdong ulit. Matatatawa ka. Tama? Sa Pilipinas ko, long dito, long doon, mga tagalong doon na talaga yan. Uutang dito, para yung pangbabaya dito, uutang dito, para yung may pangbabaya. Pero alam niyo ba't maraming utang mga Pilipino? In-upgrade agad natin yung ating mga lifestyle. May isang kumausap sa akin, sabi niya, Ma'am, inis-inis na ako sa pamilya ko. Sabi ko, bakit? Napakagastos daw sa kuryente. Sabi ko, sige, i-analyze natin. Kailan tumaas ang kuryente niyo? Nagpadala daw siya ng flat TV. Tapos bumili siya ng mga appliances, bumili ng aircon, tapos kagalit ka.